Good morning, good morning. Dito pa tayo sa barracks. So, kahapon, kinabit natin yung gate. Hindi ko na na-videohan yung pagkabit natin kasi medyo nagmamadali na tayo dahil ilang araw na natin yung ginawa yung gate na yon. So, yung estimate ko kasi ng paggawa sa mga ganong gate, mga 2 to 3 days lang. So, ilang araw na tayo inabot dyan gawa nung napakahina nga ng kuryente natin. So, ngayon, ipapasilip ko sa inyo yung kinabit natin gate kahapon. Actually, hindi pa naman siya tapos pero na-align na namin na ilalagay na lang yung cylindrical sa isang panel. At share ko na rin sa inyo kung paano natin i-align yung ganong klaseng gate at gamit ang ating pillow block na hinges. Sa labas kasi kami nag-install, medyo maulan-ulan din kaya lalong nadidelay yung trabaho natin. At sana kung tuloy-tuloy yung kuryente mamaya na kasi minsan lumalakas siya eh. May time na malakas siya pero madalas talaga mahina pagka sinundot mo yung welding rod, hindi halos mag-spark kaya dumidikit lang. Kaya napakahirap madaliin yung trabaho. Yung napakahina ng kuryente. Iisa lang yung wire na pinanggalingan. Galing dun sa main line, iisa lang yung pumapasok dito. Tapos, ilang bahay yung kinakabitan nila. Nasa 12 or 10, ganun. Napakarami nila naghati-hati sa main line na yon. Mga nakasubmitter lahat. Kaya siguro ganun kahina yung kuryente na dumadating. Pagka nag-welding nga kami, pag nag-welding ako, pag nag-spark yung welding, humahatak yung, halos titigil yung grinder. So lahat ng gamit namin dito, rice cooker, electric pan, wala na kaming electric pan. Dalawang araw na kaming walang electric pan, natutulog dito, walang electric pan. At rice cooker, nagkikisalang na lang kami dahil siguro sa kuryente nasira. Dahil minsan pag gumagamit kami electric pan tapos nagwi-welding, nawawala-wala yung kuryente. Ganon din sa rice cooker, kaya nasira sila. At ipapakita ko na rin sa inyo yung welding niya, kung ano itsura ng pagka-welding niya. Sobrang pangit talaga. Alam mo yung parang kulangot na dinidikit lang na ganun. Kaya hindi ka parang alanganin ako dun sa welding na yun. Lalong-lalo na dun sa mga bolt ng pillow block. So pinaka-importante kasi dun yung pinaka-matitibayan natin yung mga bisagra. Kasi yun yung mga makakapal na wi-weldingin eh. Tulad nung cylindrical, yan. Yung mga bolt ng pillow block natin, kailangan matibay yun. So, hindi natin basta-basta, hindi natin matibayan ng gusto kasi napakahina ng kuryente. Yung pag nag-welding ka, yung tipong nag-welding ka na hindi siya kayang tunawin ng welding. At iba pa rin yung talagang mag-welding ka na sa tamang lakas ng kuryente kasi nakokontrol mo siya. Nakikita mo yung hinang niya na talagang natutunaw mo yung wini-welding mo. At dito sa kaso na to, iba kasi yung welding rod lang ang natutunaw tapos dumidikit dun sa hinihinang natin. Kaya alanganin tayo. Siguro mamaya pag medyo lumakas yung kuryente naman mamaya, daanan natin yung mga ganong hinang. Daanan natin ulit, hasain natin. Tapos welding ulit. Dun kami tumatagal sa ganong proseso eh. Kaya inabot kami ng ilang araw pang Lunes, bumalik kami Lunes, 4 na araw. Tapos nung nakaraang linggo, naka-4 na araw din kami. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Tapos ngayon, Lunes, Huwebes na ngayon. So, 4 na araw. Pang 8 days na namin, yun lang ginawa namin. So, napakahirap. So, ngayon, ang ikakabit ko na lang doon, yun nga, yung dalawang cylindrical, tapos mga barrel bolt. Malamang, siguro, abuti na naman tayo ng... Siguro maghapon na naman yung trabaho na yun kasi dahil nga sa kuryente na kung tutuusin ilang oras lang sana gawin yun. Minsan pagka naghinang kami,
nagrereklamo yung mga kapitbahay na namamatay daw yung rep nila, kumukorap daw yung ilaw. So yung mga ganung bagay kasi meron din tayong nag-comment dun sa video ko nung nakaraan na muntik daw siyang pagbayarin nung na-damage niya. Kasi nga nag-welding siya tapos parang may na-damage siya sa kabila. Muntik daw siyang pagbayarin. So mga ganung bagay kasi dapat aware tayo diyan. Alamin natin kung ano yung status ng kuryente, saan tayo kukuha ng power, kung wala ba tayong masagasaan. Kasi unang-una, nagwi-welding tayo. At yun nga, yung unang welding na dala ko nga, yung welding ko na, yung sa akin mismong gamit, yung transformer na welding machine, hindi talaga umubra, hindi kami nakapaghinang talaga dun. Kasi hindi kayang supplyan ng kuryente. Kaya, nanghiram na lang ako ng welding machine dito. Yung inverter, ang hiram ako ng inverter. So, buti may bakante yung contractor dito na inverter na welding machine, yun ang pinagamit sa akin. So kahit papano nakapag-welding naman, kaya lang ganun pa rin, pero at least napaghinang siya. So kung meron kayong mga ganitong mga encounter na medyo mahina yung kuryente, huwag niyong gamitan ng transformer na welding machine kasi hindi kayo makapaghinang yan. So, kung may inverter kayo, yun lang gamitin yung mga inverter. Kasi yung inverter, hindi kailangan ng malakas na supply yun. Katulad ng transformer. Sura ng mga hinang niya, ayan. Sa sobrang hina ng kuryente natin, yun yung hinang niya. Apat na panel. So, medyo mabigat yung gate niya. Kasi, ano yun, yung sukat niya nasa 1 to 60. Bawat panel. So, walang 1.3 meter. Kaya tapos tayo yung inang ayan o. So yun, nasain namin yan. Tapos daanan ulit pag lumakas yung kuryente. Ayan natin mabuting umayos. Yung bolt ng kiloblock. Nakapit lang siya sa seed channel. Yung pinakapos ko natin na seed channel. Kabali, ang kulang natin dito yung cylindrical dito sa kabila. Tapos mga barrel bolt, foot bolt, tatlong foot bolt. Isa dito, isa sa gitna, saka isa dito. Tapos barrel bolt sa gitna. Pag nag-align naman kayo dito, yan. Patan nyo naman yung temporary. May pagkakalang kayo para doon sa clearance nya. Ayan, kabilaan lang. Para ma-align nyo naman ito. Tapos pag nakabit nyo na itong isang panel na ito, yung may pillow block, lagyan nyo lang ng stopper dyan. Para hindi kayo mahirapan kasi mabigat yung gate natin. Patong na lang kayo tapos. Ay. Tapos ispat. So, kailangan magpantay rin sila dito. Ayan, pantay. Ayan. Papakita sa inyo yung welding natin na parang kulangot na pinatong lang. Ayan. Wala nga yung nakadyan sa welding na yan. Mamaya daan na natin ulit yan. Thank you.
Hoy. Hello. Pakita ah. Naano ka ni madam? Tinira na ng Master James yung ano, masilya. Ano, warak-warak lang oh. Tinira na ng masilya. Parang bahaw na dinikit. Mamaya, pinturahan niya na yan. So yan. Yan yung gate natin. Ah, siya daw mo. Kaya papasilip ko pala sa inyo yung bagong layout dito ni Boss Ando. Nandito si Ando. Titingnan natin dito kung anong ginagawa niya. Boss Doan. Boss Ando. Yan yung hippie dito. Si Boss Doan. Tagalin mo yung mask mo, man. Hindi ka makilalan yan. Ayan ako, ha? Ayan na, ayan eh. Bubo sila ng flooring dito, ayan o. Makita yung buwan. Ayan. Taglit lang nila ginawa ito. Mga isang buwan pa lang siguro to. Wala pa, tatlong linggo pa lang. Ha? Tatlong linggo. Tatlong linggo? Oo, oh, wala pa lang tatlong linggo ito eh. Oo, oh, grabe. Bilis. Ayan, buwan na sila ng flooring. Dalawang isang linggong buo, saka isang linggong durog. Hindi, isa ko siguro, mga na sila dito, tapos... sunod na linggo nito, dito na sa taas, magpuporma na kayo niyan dito sa taas. Dito ah. Ah, walang business na. Ha? Break time na. Walang yan ako. Break time na. Oo. Eh, yan ang tuwan. Alin na kayo na tunti. Para. Nakasama yan tayo. Nasusyo yan tayo. Hoy! Ano na tayo? Yan, balik tayo dito sa ginawa natin. At na-shoot na naman ako doon kanina oh. Butik. Ano? Gri-gri. Sundan nyo na ng pintura. Ano? Hindi nung masilya ko pa ulit nung. Kaya ngayon tapos na, sundan na ng masilya. Pintura. Oo. Para matapos tayo. Mamaya, iwanan ko na kayo dito pag natapos ko yung ginagawa ko. Magpintura na lang kayo. At may gagawin din ako dun sa shop. Yung... Hinasa mo dito tapon. Pwede mo na yan, ilipatin mo yung mga plywood dun ay mga wala. Mga bidlit. At pinamahan na pala dito ng ano pagkisami. Ayan. May mga metal paring na. Nagkisami pa dito. Metal paring na. Ayun lang muna ang update natin ngayon. At lalagyan muna ng pinipitan doon. So ay, ika lang, makalimutan, bago makalimutan. Review ko lang yung paglagay natin ng cylindrical ha. Baka yung iba hindi napanood yung vlog ko nung about sa cylindrical. Ayan. So ito, cylindrical. Ayan. So makikita nyo. Dalawang cylindrical lang nakalagay natin, baba-taas lang. So, hindi na tayo naglagay ng tatlo dyan. So, ang paglagay niyan, kailangan yung babae laging nasa taas. Paano natin malalaman yung babae? Ibig sabihin, yun yung may butas.
Kasi sinadya yung butas na yan para merong mapaglagyan ng langis. Halimbawa, tumitigas yung cylindrical natin, meron siyang mapaglagyan ng langis. So pagka nasa ilalim yan, pag nalagay natin sa baba yung cylindrical, so hindi na mamalagyan natin ng langis, pero hindi siya dadaloy sa yung sa dito sa lalaki. Ito. Ito yung may titi-titi. Ayan. So kailangan lagi siya sa taas. So bakit dalawang cylindrical lang yan, baka mahugot yan. Dapat ang pagkabit natin dyan, kontrahan. Ayan. So halimbawa, ito, si lalaki nandito nakakabit. Silalagay ito. Halimbawa, dito nakakabit sa side na to. Si babae naman dito sa kabilang side. Ayan. Pagdating naman sa taas, si babae naman ang nandito sa side na to, sa right side. Si lalaki naman ang nandito sa left side. Kaya hindi siya babagtak, hindi rin siya mahuhugot kasi kontrahan na yan. Ayan. Okay, yan lang yung dinagdag natin. So, meron naman na tayong vlog dyan. At baka merong hindi nakapanood, kaya nireview natin. Yun. Ano, minasilyahan mo tapos inubos mo rin. Tiyawa nung eh. Ha? Tiyawa. Pakawit ko muna eh, kumapit eh. Bili tayo ulit ng masilya. Ayun. Ha? Ayun. Asya na yun? Pang-apat? Pang-apat na masilya na? Pang-apat na lata? 2 years. Kasiya na ba yun? 2 years yan, 2 years. Dito ka muna magmasilya sa kabila, me. Dito sa... dito sa service gate. Kaya maglagay ako ng bisagra doon. Lagyan ko muna ng bisagra doon. Hindi pa rin nahasa pala to. Yan, ang paglagay ng yero, naka-plat lang siya sa frame. So, yung dati, yung ginagawa ng iba, kahit ako, yung ginagawa ko dati, naka-ipit to sa flat bar, naka-gitna ng frame. Kaya lang, ganito na lang ginawa kong design para, ang purpose naman dun, para hindi siya maimbaka ng tubig dito sa baba. Kasi minsan, naiipon yung tubig dito, ipag nasa gitna yung yero natin, naiipon yung tubig. Doon nag-uumpisa yung kalawang. So dito, linas lang natin sa frame niya. Naplas lang, tapos minamasilyahan ni Jami para pumantay sa frame. Ayan. Ay, masilya. Hindi siya naiipunan ng tubig ngayon. Tapos, yung pinaka-kinakapitan yan. Ayan, ilagyan lang natin ng pinaka-inuupuan niya. One by one, paikot. Ayan. Paikot lang, tapos isa sa isa. Ayan, ganyan din. So, lahat yan. Kumbaga, pre-name lang din natin siya ng one by one. Tapos, doon na nakaupo yung plancha natin. Thank you.
Alam mo yan para di mo talaga. Hindi pa? Mga inaano ko pa, tinatulong ko pa. Ayan ito, matigas na dito sa ano ito. Tigas! Ay, init! Ano na tika? Ayun na may program mo. Ini nak bapa tu.
Sobra ya po. Para tayo matuklaw niyan. Pag mamaya, wala. Tingnan mo. Mamaya. Ganyan na naman kilo siya mamaya. Pag nagripe. Hindi. Ganyan na naman kilo siya mamaya. Pag nagripe. Para na naman kilo siya mamaya. Pag nagripe. Pag nagripe. Pag nagripe. Pag nagripe. Kaya ayaw ko nagsubra eh. Delikado yan eh. If I do, I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I'd lose you if I didn't. Till we find what we're missing and compromise. So I'll keep my shoes on and not leaving. We're on thin ice, winter season. Can't wait for a single reason not to say goodbye.
don't know what to do anymore. I'm out of options, nothing's working. I'm out of service. I'm out of service. Come help me now, I'm fucking nervous. I'm fucking nervous. I'm trying but can't scratch the surface. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I'd lose you if I didn't. Can we find what we're missing and compromise? Yeah.